makakalimot sa 2010-2011 lineup noon ng Dallas Mavericks, kung saan tinalo nila sa first round ng playoffs itong si Kobe at buong Lakers, sa second round naman ang big three ng Oklahoma na si Durant, Westbrook at Harden, at sa uli, big three naman ng Miami Heat na sila Chris Bosh, Dwayne Wade at LeBron James. Ganyan lang naman kabigat yung mga pinagdaanan nila bago makuha yung kaisa-isa nilang titulo sa NBA. Isa sa mga kasama sa roster ng championship team na yan ay si PJ Stojakovic, na naging matinik na role player at shooter sa kanila. Pero bago nga siya maging role player, ay minsan na rin siya naging main guy sa Sacramento. Gaano nga ba siya kausay bago siya mapunta sa Dallas Mavericks? At anong pinagkaiba niya sa lahat ng shooters sa NBA? Well, yan nga ang ating pag-uusapan ngayon dito sa ating channel. Kaya kung bago ka pa lang dito, ay pindutin mo na agad yung subscribe button dahil 80% sa mga nanonood sa ating channel ay hindi pa nakasubscribe. Tapos kapag nagawa mo na yan, sabay mo na rin yung pag-ring ng notification bell button para kapag maglalabas tayo ng panibagong videos, ikaw agad ang unang makakapanood. Si PJ Stojakovic ay na-draft sa taon ng 1996 bilang pang 14th pick ng Sacramento Kings. Pagitan niya ni Kobe Bryant at Steve Nash, dalawang player na grabe yung iniwang marka para sa NBA. Pagkatapos niyang ma-draft nung taon na yan, hindi pa agad siya nakapaglaro sa NBA. Dahil nung time na yan, naglalaro pa siya overseas sa Greece. Taong 1997 at 1998, naging All-Star siya dyan at itinanggal bilang MVP. After ng paglalaro niya dyan, ay pwede na siyang maglaro sa NBA. Sa kanyang unang dalawang season para sa Sacramento, hindi pa siya kasama sa starting five. Dahil backup small forward pa lang yung role niya dyan, nag-a-average siya dyan ng 10.5 points per game, 3.4 rebounds per game at may shooting na 40% sa 3 points. After mag-trade ni Corliss Williamson sa Detroit, dito na nagkaroon ng chance si Peja na maging starter sa Sacramento. Well, hindi niya naman binigo yung opportunity na yan dahil taong 2000 at 2001, halos na doble yung average niya per game sa points. Yung 11.9 niya last season, naging 20.4 points per game na. Dito mas nakita ng marami kung gaano siya kahusay tumira sa 3 points. Yung laruan niya noon, parang si Klay Thompson ngayon. Yung type ng player na maghihintay lang ng pasa mula sa kakampi, tapos sabay pull up sa 3. Ganun na ganun yung laro ni PJ Stojakovic noon, mga bro. Sa mga sumunod na taon, talagang mas nag-improve palalo yung inilalaro niya sa Sacramento. Simula shooting, passing, defense, at yung ability niya mag-finish sa ring, yan yung mga nag-improve sa kanya simula nung maging starting 5 na siya. Sa taon ng 2000 at 2004 season, nag-a-average siya dyan ng 21.7 points per game, 5.7 rebounds per game, 2.2 assists per game, 1.2 steals per game at may shooting na 41% sa 3 points. Sa tatlong season din na yan, ay tatlong magkakasunod na All-Star selection ang nakuha niya, tapos dalawang magkasunod na titulo naman para sa 3-point shootout. Ito yung time na alimaw na PJ Stojakovic yung nakita ng mga fans. Pero despite nga sa napakagandang regular season niya, pagdating naman ng playoffs, minsan hindi same na Stojakovic ang nagpapakita. Lalo na nung 2002 Western Conference Finals, kung saan nakalaban nga nila itong Los Angeles Lakers. Ito sana yung pinakamagandang time para maipakita niya sa lahat na kaya nilang tanunin itong napakalakas na lineup ng Lakers. Ina-expect din ng marami na magiging solid yung ilalaro ni Page dyan, pero taliwas nga yan sa inaasahan. Although kakagaling niya lang sa injury nung time na yan, nag-a-average lamang siya dyan ng 6.7 points per game, 30% shooting sa field goals at napakababang 3 points percentage na may 10%. Tapos nung game 7, meron lamang siyang 8 points na may 3 out of 12 field goals at 0 out of 6 naman sa 3 points. Napakalaking sayang niyan dahil nung taon na yan, sila pa naman yung may pinakamataas na record at nangunguna sa standings. Nawala nga siya sa laro lalo na kung kailan kinailangan talaga siya. Makalipas ng dalawang taon, matapos nilang makalaban tong Lakers, Timberwolves naman ang nakaharap nila sa second round. Ito yung taon na may pinakamaganda siyang average per game sa puntos, kung saan nag-a-average siya ng 24 points per game, pangalawa yan sa highest scoring average nung taon na yan. Pero nung game 7, ay naulit na naman yung nangyari. Meron lamang siyang 8 points at 3 out of 12 sa field goals sa loob ng 46 minutes. Napakalayo sa average niya nung playoffs na yan na 17 na game. Yan na nga din yung huling chance sana ng Sacramento na makabawi. Dahil after nyan, nagwatak-watak na nga yung lineup nila. Sa mga nabanggit kong hindi maganda sa kanya nung playoffs,
ayoko pa rin sabihin na nagchochoke siya kapag playoffs. Dahil may mga times naman na maganda yung nilalaro niya. Sadyang may daylan lang sa mga struggle games niya sa playoffs. Isa sa daylan ay yung pag-focus ng defensa sa kanya. Sa lineup noon ng Sacramento, ang unang naging best player nila ay si Chris Webber. Pero tulad ni Peja, minsan ay nai-injure siya. At kapag nangyayari yun, talagang mapupunta sa kanya yung focus ng defensa. Kaibahan nga sa mga shooter ngayon, halimbawa tulad ni Curry o ni Klay Thompson, kapag nasa shutdown na yung mga open looks na tira niya, hindi niya katulad yung mga nabanggit ko na kayang umiscore off the dribble at kayang umatake sa loob. Dahil dyan ay mas napipilitan siyang tumira ng mahirap o pilit na tira. Nung time na yan, yung opensa kasi ng Sacramento, nakabase sa ball movement at mga cutting na hindi umubra pagdating ng playoffs dahil dito ay mas bumabagal nga yung laro. Dito ay na-expose talaga yung laro ni Stojakovic dahil talagang nakarelay lang siya sa mabilis na ball movement. Pero yun na nga, makalipas ng ilang taon ay na-trade na siya para sa New Orleans kung saan nakasama niya dito itong napakabatang si Chris Paul at David West ng 4 na taon. Yun nga lang, taong 2006 ay halos na-miss niya yung buong season dahil sa back injury. Alam nyo naman siguro yung nangyayari kapag nagkaroon ng injury sa likod. Hindi yan katulad ng simpleng balay sa kamay o paa. Kapag na-injured ka sa likod, hindi ka na talaga lulubayan ng sakit. Kaya naman para sa kanya, hindi na siya nakabalik pa sa all-star level ng paglalaro. Dito ay mas naging solid na role player na lamang siya. Sa loob ng 4 na taon niya sa New Orleans, nag-a-average siya ng 14.5 points per game, 4.1 rebounds per game at may 40% shooting sa 3 points. May isang game nga na gumawa siya ng 20 straight points at dito niya rin nagawa yung career high niya sa 3 points made na may 10 3 points kalaban ng Lakers. Sa totoo lang, solid din yung lineup nila dyan. Isang napakabatang Chris Paul na halos pang MVP yung inilalaro, David West na 2-time All-Star, at Tyson Chandler na rim protector nila. Kung hindi lang din sa injury, kaya pa siguro nilang makapasok ng hindi lang sa second round. Sa kanyang uling season sa NBA, ay pumirma siya ng kontrata para sa Dallas Mavericks, kung saan naging importante siya sa rotation, lalo na nung nakapasok sila ng playoffs. And the rest was history. Nakuha nga nila yung first ever title nila sa NBA, kung saan tinalo lang naman nila itong Lakers, OKC, at Miami Heat sa finals. After ng 2011 season, nararamdaman na talaga niya na hindi niya na kayang magtuloy pa sa paglalaro dahil na rin sa patuloy na pagsakit ng likod niya at unti-unting paghina ng tuhod niya. Kaya naman after nilang manalo ng titulo sa Dallas, nag-announce na rin siya ng retirement sa NBA sa edad na 33. Sa kanyang interview, sinabi niya na masaya siya at naging parte siya ng run ng Dallas patungong championship. Dahil sa injury, hindi niya na nabalik yung lakas niya, pero dahil sa pagtitiis, masaya siya at nakapag-uwi pa siya ng isang titulo sa kanyang karir. So gaano nga ba kausay si PJ Stojakovic? Well, to be honest mga bro, mahirap siyang ma-evaluate dahil minsan lumalagpas siya sa kaya niyang gawin. Pero maganda din naman yung pinapakita niyang average minsan. Sa kanyang prime, malaki talaga ang naitulong ng outside shooting niya para doon tatakbo yung sistema ng team tulad na nangyari sa Sacramento. Itong team na yan, parang laro ngayon ng Golden State, kung saan mas nakikita nga natin yung maayos na ball movement at mga screen para mapagana yung play. Kaya naman para sa akin, may lalagay ko siya sa top 15 or 10 best shooters sa NBA. Dagdag ko lang din mga bro, isa din siyang underrated passer sa NBA. Kahit na nag-average siya ng almost 2 assists per game sa kanyang karir, isa siya sa may pinakamalupit na pasa na nagawa sa NBA. Pero hindi niya lang talaga role ang pumasa, kundi tumira at umiscore lang. Para sa inyo mga bro, sino ang pinakamagandang ma-compare sa laruan niya dati sa ngayong NBA? Well, magkomento lang ng opinion niyo sa ibaba at pag-uusapan natin yan. So ayun lang para sa video natin for today. Sana ay nagustuhan niyo tong topic natin ngayon at kung nagustuhan niyo naman ay mag-subscribe na para sa mas marami pang content na katulad nito. Maraming salamat sa panonood niyo mga bro. At ako nga pala si The Bro TV ang nagsasabi sa inyo ng Peace, bro!